Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 pinakabagong breed ng aso na kinilala ng American Kennel Club bilang official breed. By the way, ako nga pala si Nomer at sana ay makapag-subscribe ka sa aking channel. Pindutin lang ang button sa ibaba ng video at maraming salamat. So tara, umpisahan na natin. Number 10, Pumi. Ang maliit at cute na asong ito ay pinararami para maging sheep herder o yung katuwang sa pagpapastol ng tupa. Aktibo ito at mas mahilig tumakbo kaysa maglakad. Matalino ang lahi ng mga Pumi, ngunit pinakamabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang kulot na buhok at medyo nakatayo na tenga. Kung ang hanap mo ay asong masarap yakapin, siguradong kagigiliwan mo ang asong ito. Kahit halos 500 years na ang lahi ng mga Pumi sa bansang Hungary, nitong 2016 lang sila kinilala bilang official breed of dog ng American Kennel Club. Number 9, Slooky. Ang lahi ng asong Slooky ay nag-originate pa sa rehiyon ng Northern Africa. Originally, pinaparami ang lahi nila para maging hunter dahil sa tuli nila sa pagtakbo. Sa ngayon, mas na-appreciate sila ng mga dog owner bilang maamo, malambing at loyal sa kanyang amo. Kilala din sa tawag na Arabian Greyhound ang mga aso na to na may personality bilang mahiyain sa taong hindi pa nila nakikilala. Ilang daan taon na ang lahi ng mga Slooky pero nitong 2016 lang sila kinilala bilang official breed ng American Kennel Club. Dahil sa kanilang kakisigan, unti-unti nang sumisikat ang lahi ng mga Slooky sa Amerika. Natalakay na natin ang dalawang breed. Bago pa tayo magpatuloy, gusto ko sana ibida ang isa pang breed ng native na mahikita sa ating bansa. Ito ang tinatawag na Philippine Witch Dog. Pinaniniwalaang nagmula ang lahi nito sa Mindanao at ayon sa mga eksperto, 36,000 years old na raw namumuhay ang mga lahi nito sa bansa. Gayunpaman, hindi pa sila kinikilala ng American Kennel Club bilang official breed ng aso dahil sa ilang kriteriya na hinahanap nila. Kung tutuusin, lubhang kakaiba ang mga Philippine Witch Dog kumpara sa ibang aso. Gaya na lang ng pagiging eksperto nila na mamuhay sa gubat at meron pa silang kuko na parang sa pusa. Sa Luzon, tinatawag silang bird catcher at eksperto raw ito sa paghuli ng ibon kahit nasa mataas na lugar ito. Kaya naman maraming video na nagpapakita kung gaano ito kagaling umakyat ng mataas na lugar. Marami pa sana tayong dapat matuklasan sa asong ito na native sa Pilipinas at sana ay mapabilang at makilala na rin sila ng American Kennel Club bilang official breed. Siguro ay nakaka-proud bilang Pilipino kung magkaroon na tayo ng official dog breed na mapapabilang sa American Kennel Club. Kung allergic ka sa aso pero gustong-gusto mo sana mag-alaga, baka matuwa ka sa lahi ng mga American Hairless Terrier. Taong 1972 nang unang isinilang ang lahi ng aso na to. Wala silang buhok at maliit lang ang kanilang katawan. Halos 50 years ang inabot bago pa sila kinilala bilang official breed ng American Kennel Club. Halos walang buhok ang katawan nila kaya hindi ka mababother sa tuwing nalalagasan ito ng buhok. Pinaniniwalaan nagmula ang lahi nito sa breed ng Rat Terrier noon pang 1972. Simula noon, dumami na ang kanilang lahi at nag-umpisa ng sumikat sa iba't ibang bansa. Maraming kriteriya ang American Kennel Club para tawaging official breed ang isang aso. Una ay dapat maraming nag-aalaga ng breed na yon sa Amerika. Isang halimbawa ay ang Philippine Witch Dog. Dito sa Pinas, napakarami at nagkalat lang sa kalsada ang lahi nito pero hindi sila kinikilala ng American Kennel Club. Ito ay dahil sa walang nag-aalaga ng lahi ng mga witch dog sa bansang Amerika at kung meron man, sobrang kakaunti lang. Pangalawa ay dapat ang lahi ng aso ay 40 years na ang tanda. Ibig sabihin, sa loob ng 40 years, kailangan mapanatili ng dog owner o breeder ang distinguished characteristic ng isang breed.
Kailangan ang mga tuta ng nasabing breed ay hindi malalahian o mahahaluan ng ibang breed ng aso para maging purebred ito sa loob ng 40 years. Sobrang dami pa ng criteria para maging official breed ang isang aso, pero sana nakapagbigay ako ng kaunting insight at may konting idea ka na kung paano sila nagiging official breed. Kung fan ka ng mga Spaniel Dog, siguradong matutuwa ka sa bagong addition ng American Kennel Club. Ito ang mga Nederlandse Quaker Hanji. Nitong 2018 lang sila kinilala, pero sikat na itong breed noon pang 16th century, kaya madalas silang tampok sa mga painting noon pang panahon pa ng Middle Ages. Kilala itong mapaglaro at malapit sa mga tao, kahit bagol pa lang nilang nakilala. Perhaps ang pinaka-attractive sa aso na to ay ang kanilang mahaba at malambot na buhok na parang nag-aaya na yakapin mo siya. Dahil sa kanilang karakter, isa na ito sa pinakasikat at in-demand na breed ng aso sa pet shop. Kung ikaw ang dog owner na ang hanap ay sweet at medyo tamad na aso, siguradong mai-inlove ka sa breed ng mga Grand Basset Griffon Vendian. Nitong 2018 lang sila kinilala ng American Kennel Club. Independent na medyo outgoing ang aso na to, kaya naman ay mapagkakamalan mong may sariling mundo ang mga ito. According sa history, sila ang tinatawag na poor man's hunting dog dahil di tulad ng ibang aso, medyo antukin at palaging distracted ang mga asong ito. Para sa akin, ito ang pinakagusto kong breed ng aso sa listahan dahil swak lang siya sa lifestyle ko na laid back at relax lang. Hindi kasi ako mahilig sa asong may mataas na energy. Ang isa pang breed ng aso na bago pa lang kinilala ng American Kennel Club ay ang mga Azawak. Ang aso na to na nagmula pa sa rehiyon ng West Africa ay ilang libong taon nang namumuhay, pero nitong 2019 lang kinilala bilang official breed. Sa lugar kung saan sila nanggaling, kilala sila bilang hunting dog o tagahabol ng mga hayop gaya ng kuneho at usa. Kitang-kita naman sa forma ng kanilang mahabang binti at malaking muscle sa harap na kaya nitong tumakbo ng matulin at sobrang aktibo sa paglalaro. Dahil dyan, recommended sila sa mga dog owner na may active lifestyle o yung dog owner na puno ng outdoor activity. Kung mahilig ka sa lahi ng mga pitbull, siguradong matutuwa ka sa isang to. Sila ang mga Dogo Argentino. Kakakilala pa lang sa kanila ng American Kennel Club nitong 2020 kahit mag-iisang daan taon na ang lahi nito. Ang breed ng asong ito ay sinanay para maging hunter. Matapang ito at sanay sa pakikipaglaban. Sa Argentina kung saan sila nagaling, katuwang sila ng mga hunter sa paghuhuli ng baboy ramo at kaya nilang itaboy ang mga mountain lion. Kahit matapang ang lahi ng asong ito, unti-unti nang sumisikat ang breed ng Dogo Argentino sa mga nag-aalaga ng pitbull sa Amerika at maski na dito sa Pilipinas. Kung hindi ka bihasa sa psychology ng mga aso, hindi ito ang breed na aso na recommended para sa'yo. Kung mahilig ka sa asong palaging alerto at tagabantay ng bahay, siguradong maa-attract ka sa asong ito. Ito ang lahi ng Belgian Lakenois. Nitong 2020 lang sila kinilala ng American Kennel Club bilang bagong breed ng aso. Nanggaling ang lahi nito sa bansang Belgium kung saan pinaparami sila bilang herding dog o sheepdog o yung tagapastol ng tupa sa farm. Katuwang sila sa bukid bilang security guard, kaya alerto ito lalo na sa taong hindi nila kakilala. Kahit sila ay mga guard dog, matalino ito at loyal sa kanyang amo, kaya siguradong mamahalin ito ng sinumang pamilya na nag-aalaga ng aso. Ang kulot at mabalbong aso na to ay nagmula pa sa bansang France at kilala bilang sporting o hunting dog. Sila ang mga barbet. Ang lahi kasi nila ay kasama ng mga magsasaka at katuwang ng mga hunter sa paghuli o pangangaso ng wild birds. Kilala ang mga barbet sa kanilang mapagmahal at masayahing personality. People friendly at sociable ang mga asong ito. Isang daang taon na ang lahi ng mga barbet, ngunit nitong 2020 lang sila kinilala ng American Kennel Club.
Ang salitang barbet ay galing sa salitang French na ang ibig sabihin ay bigote. Ang mga barbet ay water dog kaya hindi ito takot na mabasa o magtampisaw sa tubig. Sobrang aktibo nito sa anumang physical exercise na ipapagawa mo kaya bagay sila sa pamilya na maraming outdoor activity. Kung mahilig ka sa lap dog, baka ito ang magustuhan mo. Sila ang mga beaver terrier. Sila ang pinakabagong lahi ng aso na kinilala ng American Kennel Club bilang breed ng aso. Pagdating sa personality, kuhang-kuha nila ang ugali ng mga terrier. Matalino, mapaglaro, at makulit. Pero mas kagigiliwan mo sila dahil sa kanilang affectionate na karakter ayon sa mga nakapag-alaga na nito. Mahaba ang buhok nito parang Shih Tzu pero mas preferred ng mga owner na i-groom at paikliin ang kanilang buhok. There you have it guys, natapos na natin ang listahan. Ang mga aso na to ay sobrang bago pa lang kaya huwag kang magugulat kung hindi pa sila available sa Philippine market o di kaya ay sobrang mahal ng bentahan nito sa mga pet shop. Ang opinion ko dito, wala sa breed ng aso ang batayan ng pagmamahal sa alagang hayop. Kung isa kang tunay na dog lover, hindi ka tumitingin sa breed o presyo ng aso dahil likas na sa'yo ang mag-alaga ng aso. Ikaw, anong opinion mo sa topic na to? Sa tingin mo ba ligtas alagaan ang mga Dogo Argentino dito sa Pilipinas? Alin sa kanila ang gusto mo sanang alagaan? I-comment mo sa baba ang opinion mo o kung may alam ka mang nagbebenta ng breed na to para ma-inform ang ibang nagbabasa ng comments. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!